Pilihan. Okay, magandang araw sa inyo. Tari. Okay, magandang araw sa inyo ulit mga boss. Okay. Bali ngayon, ang gagawin natin yung salas na, tapos yung kwarto. Meron mga masigyan. Yan, yung mga applyan natin ng metallic epoxy. Okay, may sasabi ka pa, Norman? Maghahalo na tayo. Ayan, yun lang sa sasabi niya. I-miss okay. Natin yung self-labeling. Mag-self-labeling muna tayo mga boss. Okay, papakita ko sa inyo kung ano yung mga gagawin natin. So ito yung lalagyan natin mga boss. Bali pinahiran lang namin ito ng ano, yung mga latak ng metallic epoxy nung nag-epoxy kami rito mga boss. Yung natira sa ruler, ipinahid namin dito. Okay? Para medyo kuminis. Tapos nagmasilya kami. Pinakita ko na rin nung mga sa ibang video kung paano magtimpla ng masilya ng metallic epoxy para sa mga crack. Metallic epoxy tapos patching compound lang po. Paghaluin niyo na lang po 'yon, yung set na 'yon. 'Yon, tapos 'yun yung ipapahid niyo doon sa mga crack. Bali magmamasilya ulit tayo pagkatapos natin mag-metallic epoxy na self-leveling. Okay, hanggang dito yung lalagyan natin ng self-leveling ngayon mga boss. Okay? Yan, step by step ulit mga boss ang gagawin natin ngayon. Para matuto tayo, matuto yung iba at magkaroon kayo ng mga idea kung paano gawin itong self-leveling epoxy hanggang sa top coat niya yung metallic epoxy. Okay, umpisa na natin mga boss. Okay, sa ngayon yung mga kailangan natin na gamit sa metallic epoxy yung itong spike shoes. Yan mga boss. Yan, kailangan na nito kasi apakan natin mamaya itong mga boss kasi mag-arrange tayo ng self-leveling epoxy, magpapahid tayo. Isa pang kailangan natin yung brush, yung paint brush, tapos yung ruler. Tapos yun yung ginawang DIY ni Barman. Medyo nag-improve na po siya mga boss. Yan o, nilagyan niya ng screw yung dalawang gilid. Yan, pwede na pong DIY. Tapos isa pang kailangan natin dito yung self-leveling epoxy, tapos yung panghalo natin. Ayan, tapos yung barena. Okay, ano pa ba ibang kailangan natin dyan mga boss? Tapos surgical gloves mga boss, yung suit ni Dinichor alcohol para sa pang panghugas, panglinis ng mga kamay natin pag may ano. Tapos ano pa ba ang kailangan natin dito? Wala na, masking tape. Okay. Yan, plastic, tapos plastic cover para sa sign natin para hindi madumihan. Hindi kasi kakapit yung metallic epoxy sa plastic cover, kaya plastic cover yung nilagay namin. Okay? Kailangan din natin ng walis tampo, di ba, sir? Ah, oo, kailangan po yan para ano, sa housekeeping. Ayan. Yan ang mga kailangan. Siyempre, ang pinaka-importante dito mga boss, dapat yung paglalagyan nyo, walang alikabok, tapos malinis na. Okay? Tapos naka-close lahat ng bintana para walang lumabas na ano na insekto. Ay, pumasok ng insekto. Okay? Umpisa na natin, boss. Bali, ito, yung templada nito, nakaset na. 2.5 sa... sa recent tapos 1 sa hardener 2.5:1 ang templada niya. Okay, ganun din magagawin natin yung mga boss, pati yun nakapart na partner na yan, halid na lang, ganun lang kadali. Okay, bali sa majestic namin ito kinuha mga boss itong metallic epoxy. Meron din sa Lazada mga boss, tingin kayo doon, meron din silang tinda doon.
Okay. Sa ngayon, inaayos na lang nila mga boss yung floor natin. Titingnan nila yung mga bubbles, saka yung mga dumi na nayalo doon sa flooring natin. Inalis nila yung mga dumi-duming napunta. Kasi parang bubbles din yun pag ano, pag nihalo sa metallic epoxy natin. Okay, bali yung ginagawa nila. Ayan, isa-isa nilang inalis. Okay, sa ano mga boss, after 8 hours ito mga boss, pwede nang tapakan. Tuyo na siya after 8 hours. Okay, bali bukas tayo babalik mga boss dito. Hintay na lang natin na matuyo itong self-leveling epoxy natin. Tapos bukas, magdi-design na tayo rito mga boss. Pwede na, tayo, pwede na natin patungan ito. Okay. Sige mga boss, bukas ulit. Okay, nimbag na bigat, katakayamin na po. Magandang araw po sa inyong lahat. Okay, bali ngayon na natuyo na yung ginawa nating self-leveling epoxy. Ngayon, makikita ninyo. Nilihan na nila yung mga kuan, yung may mga dumi. Nilihan na yung may konting bukol-bukol. Nilihan nila. Tapos, ang gagawin natin ngayon, mamasilan natin yung mga crack. Nakikita nyo dyan, may mga crack dyan. Mamasilian natin yan bago natin patungan ng top coat na metallic epoxy. Okay, marami tayong maikitang crack dyan mga boss. Yan, ngayon bago tayo mag top coat, masilian muna natin itong ano, mga crack na rin niya para okay bago natin patungan. Okay, bali dito, andito na si foreman. Ayan na siya. Tinitimpla niya na yung self-leveling epoxy natin dyan. Tapos lalagyan niya ng punching compound. Hindi makaguyot eh. Ganun din, 2.5 dito, tapos 1 doon. Okay. Tapos, haluan niya ng punching compound yung tinimpla niya. Tapos, dapat medyo malabnaw. Hindi siya malapot yung timpla natin. Medyo malabnaw lang para mas madaling ipahit. Okay, mamaya ipapahid na nila yan mamaya. Tapos babalikan natin para mag-top coat tayo mamaya. Okay, bali madali lang naman yung pagmasilyan yan tsaka yung paghalo nito ko na sa ibang video ko. Okay, babalikan na lang natin ito mamaya para sa pag-top coat natin sa final coating ng metallic epoxy. Okay, mga boss, mamaya ulit. Okay, mga boss. Bali na masilyan na nila yung flooring natin mga boss. Tara, tingnan natin. Okay. Yan na mga boss. Bali na masilyan na. Pwede na nating applyan kasi medyo matigas naman na yung minasilyan natin. Okay. Ngayon, ang gagamitin nating pigments dito sa metallic epoxy sa pinaka-top niya ay silver gray. Silver gray yung pinaka coating nito, tapos lalagyan natin ng highlights na black tsaka bright white na pigments. Okay, andito na mga boss. Bali, andito yung mga pigments natin. Nakita nyo, yan. Tsaka yung andito yung mga bright white. Ito yung black, tapos bright white. Bali, naghalo na rin kami rito. Nilagyan namin ng tatatlo dito na kutsara. Dito, tatlong takal. Yung highlights natin na bright white tsaka yung black. Tapos dito naman mga boss, ang nilagay naman dito, tagpipito. Yung nilagay namin gray na pinaka kulay ng floor natin. Bali, tagpipitong kutsara, takal. Ginawa natin dyan. Ngayon, pwede na natin haluin yan mga boss. Okay, okay, excited na si foreman. Yung chan mo foreman. Okay. Ayos. Ayos, ayan. Okay. Ganun pa rin mga boss, yung dalawa, muna silang mag-brush, babrushin nila yung mga gilid-gilid ng wall natin. Tapos yung iba magkakalat ng squeegee. Okay, yan na, pag-aluin na natin yung metallic epoxy natin, yung pang-top.
Bali 2 is 2-1 yung templada niya. 2 dun sa risen, 1 dun sa ordinary. Ganyan. Bali set na yan na pag binigay mo sa Majestic. Okay. Ano na siya mga boss. Mamaya, magbubuhos na tayo. Tapos, yun pa rin yung mga kailangan natin dyan mga boss. Yung dating ginamit natin, gaya ng mga brush, ruler brush, mga sapatos, masking tape, alcohol, para sa kamay, yung diluted alcohol. Yun din yung mga kailangan natin na gamit dyan sa pag-apply. Okay, kung anong ginamit mong materialis nung nag-ano ka, nag-self leveling epoxy dito, ganun din sa pag-tap-top. Yun din ang kailangan natin mga gamit. Okay, ang may iba lang dito, yung metallic epoxy natin na pang-tap-top. Yun lang ang may ibang gagamitin nating materialis. Okay. Ano? Okay na. Boss, okay na. Kakatapos lang po namin mag-finishing ng metallic epoxy. Hintayin lang po nating matuyo. Mga 8 hours. Mga 8 hours mga boss. Hintayin nating matuyo itong metallic epoxy natin na pinaka-top. Okay? Bali bukas, susunod na araw na lang balik tayo rito para tignan uli natin ito, may check natin ito para sa kabuuan ng video. Okay mga boss, susunod ulit mga boss. Okay, magandang araw mga boss. Bali, andito na tayo sa Malacampa, yung ginawa nating metallic epoxy. Ngayon, titignan natin kung anong naging resulta ng nung ginawa nating metallic epoxy sa floor. Okay, tignan natin mga boss kung anong naging itsura niya. So ayan na mga boss yung naging resulta ng metallic epoxy natin. Okay, bali yung kulay na ginamit natin dito, white, gray, silver gray, tapos yung highlights natin ay black tsaka white. Okay, ito yung naging itsura niya mga boss. Ang ganda. Nagpinta sa ako. Sana all. Ayan, tingnan mo mga boss. Sana all. Ganda. Ayan. Okay, tapos dito sa kwarto, ganun din mga boss. Yun din yung kulay natin na ginawa. Ayan, nagpintasan ako. Ayun na. Well, hindi taga ITM niya ako, hindi Tarlac. Hindi taga Santa Ignacia kung kami lane. Well, may ito mo na makita yun dito. Ito mapashare yung kumati yung project me.
Okay, yan ang mga boss yung mga ginawa natin. Okay, tapos dito sa kwarto, ipapakita na rin natin yung ginawa natin dito na metallic epoxy. Ayan. 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 Okay. Tapos sa kabila. Ayan ang mga boss. Tapos dito sa CR, ito yung unang ginawa natin mga boss dito sa CR. Ayan. Sa flooring. Siyempre, ginawa rin natin yung lababo. Yun yung una natin ginawa na metallic epoxy, yung lababo. Tapos sumunod itong CR. Tapos kwarto, tapos salas. Okay, yan na po yung kabuuan ng nilagyan natin ng metallic epoxy. Okay. Sa lababo, ito naman mga boss. Hindi pa namin install yung mga may lalagay dito. Okay. Yan. So, yan mga boss, yung naging resulta niya. Sobrang tintab pero hindi siya madulas. Okay, ang ganda. Ganda po mga boss yung ginawa natin. Siya nga pala, may sasabihin si Badinoli yung mga nagkatanong. Oo, Badimak. May mga nagtatanong po kasi sa sobrang kintab po ng metallic epoxy, tinatanong po nila kung nasisilipan po ba pag may mga dumadaang nakapalda, yung mga nakaminiskirt po. Na ano, personal po nga, pa nga po silang tumawag kung tinatanong nila kung nasisilipan pa. At saka kung sa banyo po. Kasi naka-metallic epoxy din po itong banyo nito, tinatanong po nila pagka nababasa ba, madulas po ba. So malalaman po natin yan, Badimak. Forman, titingnan natin Badinoli kung talagang madudulas ba yung pupunta sa CR o hindi pag nababasa. Siyempre para ano, para ma-ano natin, may paliwanag natin, dapat masubukan natin. Demo natin. Eh tamang-tama naman mga boss. May bisita tayo eh. May bisita tayong dalaga. Chica babes. Nasa CR po siya ngayon mga boss. Timing naman na naghuhugas na ng paan niya. Buti ka pumayag po mga time dito eh. Saka naka-miniskirt po siya. Bali ngayon, masusubukan po natin kung ano po yung magiging rated resulta. Rated speech tayo ngayon. Okay mga boss, tingnan natin mga boss yung ano, okay. Andyan pa ba siya? Ready na ba yung si Miss? Okay na siya? Demo natin yan. Demo natin mga boss, sige. Tara natin, magpunta natin mga boss. Let's go! So, yan mga boss, tingnan natin. Siya pala yung natin kanina yung model natin, yung dalaga ni Forman. So ayan na mga boss, okay? So ayan na mga boss, bali dun sa sinabi nung anak ni Forman, yung dalaga niya. Basi.
Oh, base sa sinabi niya kanina, yung ginawa niya kanina nung naghugas siya doon ng paa niya. Medyo matulas daw pero ano, kumakapit naman daw siya. Parang ano, tiles din na nabasa parang ganoon. Pero mas ba ano siya, mas makapit siya sa tiles. Ganun siya ka ano, yung ano pag nabasa at nalagyan ng sabon. Tapos dito kanina, nung naglakad siya rito kanina, nakita natin nagre-reflect siya. Nagre-reflect siya, meron konti. Hindi ba? Oh, pero hindi naman yung masyado. Oh, may kalay. Oh. Yun. May kita na, may ano, nagre-reflect siya, kaya lang hindi naman naaninag. Kung papansinin mo, ayun talagang siguro, maaninag mo yung ano ng ano, underwear, yung ano. Ang lakas na nung mata. Pero hindi naman masyado na nakikita. Okay? Sa mga nagtatanong pala dyan kung ano bang mas mura na gamitin, yung tiles ba, saan ba tayo siya makamura, o sa metallic epoxy, mas makamura kayo sa tiles. Kasi ang metallic epoxy, nasa 2,500 per square meter, ibang materials na yun. Yung tiles natin, nasa kulang 1,000 o 1,500 higit per square meter, ibang materials na yun. Kung ikukumpara mo naman yung ano, yung metallic epoxy sa granite, anong bang mas mahal po man? Mas mahal yung granite, pero mas mahal naman yung metallic epoxy. Ganito yung boss, mas mahal yung granite kasi ang diferensya niyan, pag granite ang kinuha mo, nasa 3,000 na yung per square meter niya pataas, depende sa klase ng granite. May... bali materials pa lang yun, wala pa yung labor. Yung sa metallic epoxy, 2,500, may labor na po yun, labor materials. Tapos sa metallic epoxy, pag ang maintain lang nito, punas-punas ng mga boss, pero pag nagtagal, siguro kung medyo kumubas na, ang sabi ng supplier natin, i-bapping lang daw. At babalik doon sa dating ano niya, kintab niya. Kintab. Tapos, yung isang paraan dito, isa pang paraan para kumintab ulit, patungan na ulit, para, pero manipis lang. Okay, pero kung wala kayong budget, pwede nyo lang i-bapping lang naman. Parang naglampaso lang kayo, parang nag-wax lang kayo noon. Babalik ulit sa dati. Okay, yun ang kagandaan nito. Yung doon sa ibang bansa, nililiha pa nga nila ito eh. Nililiha nila ito, tapos binabapping nila. Kaya huwag kang ano, na magasgas kasi okay lang yan. Kahit magasgas, mahabol yan ng ano, ng bapping, ganyan. Hindi kagaya ng tax pag nagasgas, ikon na. Yan ang kaibahan niya, mga boss. Saka ano, no, mas sadali lang ito, no, pagka, compare dun sa tiles at granite. Oh, mas madali ng ilang araw. Dito hintayin mo lang po yung ano yung oras. Titigas. Oras lang hinintay natin, mga boss. Importante, pag naglagay kayo rito, dapat yung floor ninyo makinis na tapos makalevel. Tapos doon sa mga nagtatanong kung pwede ba ito sa labas, sa dingding ng sir, i-dingding nila ito. Pwede rin, mga boss, ang gawin ninyo, buhusan natin dito sa baba. Pag tumigas, idikit natin sa dingding. Ganun po yung paglagay. Tapos sa rooftop naman, kung pwede ba daw, sabi nila. Pwede rin sa rooftop, mga boss. Kaya lang pag nainitan, naninilaw po siya. Tapos medyo mas mahirap ang magtrabaho pag sa labas, mga boss, kasi open po tayo sa mga alikabok, mga insekto. So, ibig sabihin, pang-indoor lang talaga? Oo, mas maganda kung sa indoor na gamitin. Okay, kasi yung iba, ginagamit ito sa ano, sa garahe. Ginagamit din nila ito sa ano. Huwag mo nang sabihin, si celebrity na natin. Huwag mo nang sabihin. Sa idol. Si Mati ni Idol. Yan. Yung garahe nila, ito yung ginamit nila. Na flooring sa garahe nila. Okay, ibig sabihin sa flooring, kaya niya ng mga matitigas na mabibigan. Lalo na sa garahe, siyempre sa akin yung punta. Doon sa ibang ano, meron din nag-comment sa akin yung nasa abroad, ganito rin daw yung nakalagay doon sa garahe nila, ginamit nila yung mga garahe doon. So matibay pala talaga. Matibay talaga siya. Okay, sa ngayon yan yung mga ano natin, mga masasagot ko na tanong ninyo. Kung may iba pa kayong tanong, mag-comment lang kayo para masagot ko namin. Okay. Para may masagot namin kung ano lang yung alam lang namin. Kung may share, kung di namin alam, siyempre magtatanong tayo sa supplier. Okay, ganun lang naman yung mga boss. O kaya,
gawin natin para masugok yung mga tanong ninyo. Okay? Ngayon mga boss, meron tayong mga shoutout. Isasabihin nila Foreman. Shoutout po namin itong mga sumusunod na mga subscriber natin, mga boss. Ginalin Manabi, Kenneth Nokasa from Qatar, Elisa Alba, OFWUAE from Victoria Tarlac, James Sardines, Pan-Island, ay sir, James, ingat po kayo. Ako to, Meraki G, Karen Nicoleta, Mingla Nilia from Cebu. Karen Mercolita Mingla Nilia from Cebu. Cebu. Sa Cebu siya mga shout out ko sa inyo. Dennis Aquin, South Korea. Anong Jimmy Dennis Anyong? Aquin? Dennis Aquino. Aquino. From South Korea, baka magalit si Sir Dennis. Anyong. Jimmy Nabisteras from Roma, Italia. James Abdinis, si Dublin, Ireland. Kau naman mali. Ayan, naman. Shout out po sa inyo mga subscriber. JMP. Shout out po kay JMP. Initials lang po ito. Tsaka kay Sir Nelson Sabalsa from Chile, South America. Chile. Pac 7 from Chile, South America. Si Pilar Aboltivo. Big shout out Sarmiento and Fuentes family. Fuentes family, sorry po. Tsaka kay Tess Alimagno from South Korea. Anyong. Kay Geralda Anyong Lomesio from Toronto, Canada. Kay Ma'am Gemma Torrio. Kay Vincent Bores. At kay Nida from UAE. Maraming salamat po. Sino yung ating mo? Gemma Torrio. Ah, si Gemma. Ma'am. Ate mo ito, buds. Tita! Tita! Sikat na po si Foreman. Okay, yan lang mga boss. Sa ngayon, yan lang muna yung mga may papakita natin sa flooring. Susunod na project natin dito, cabinet. Pero sa susunod mga video siguro, ipapakita ko yung ibang project natin na ceiling. Okay? Sana nakatulong ito sa mga nagpapabahay dyan tsaka mga gustong matuto ng gumawa ng ganitong mga project. Okay, paki-share na rin po para makatulong po tayo sa iba at makatulong na rin kayo sa amin. Balikan dito na lang yung video natin mga boss. Ingat po tayo mga boss at God bless. Okay?